ito pong pangyayari sa Facebook page ni Attorney Libayan ay I cannot say kung ito po ay kagagawa ng kanyang mga kritiko. Alam naman po natin kasi na itong si Attorney Libayan, napakarami pong naging kalaban dito po sa social media dahil po sa kanyang paninindigan, sa kanyang paniniwala. In fact, hindi din po natin siya kasundo sa politika dahil hindi po siya sumuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami pong mga pahayag niya dito po sa social media ang talagang makikita po natin na hindi po siya makamarcos. Natuligsa niya karamihan din sa mga na-appoint ng ating mahal na Pangulo, pero wala namang problema doon kasi sabi niya nga issue hindi tao ang pinag-uusapan, kaya nire-respeto ko yung kanyang pananaw. Dito po sa katatapos niyang live streaming kanina, nahagipan ko kasi dahil nag-appear po sa aking timeline pinanood ko at nagulat nga ako dahil ang nakalagay po dito, disabled ang Facebook ko. Iniisa-isa na Facebook pages. Yun yung paniniwala ni Attorney Libayan. O panoorin po natin yung kanyang nakalulungkot na live streaming kanina dahil syempre masakit po kasi talaga yan dahil may git 100,000 followers na po ang kanyang Facebook page tapos ganito po ang nangyari. Panoorin po natin ang pahayag ni Attorney Libayan. Ay, sandali. Naka top 1 archive pala ako kaya merong commercial. Dito po tayo sa... Alright. Yan. Okay? Dito tayo, no? Tingnan natin kung ano po yung naging kadahilanan dito ni Attorney Libayan. Eight. Yan. Ewan ko kung alright, no, nakabatis natin, no? Pero syempre, nalulungkot si Attorney Libayan dito sa nangyari, ako nga, hindi na-disabled ang Facebook ko, pero na-demonetize, nalungkot ako, Kasi ganun din ang ibig sabihin nito. Na-disabled, hindi niya na ma-access ito. Ako, at least, na-access ko pa ang Facebook ko. Pero bakit ba nangyari ito? Kasalanan ba ito ng mga tulpunatics? Kasalanan ba ito ng mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo? Kasalanan ba ito ng mga tinira ni Attorney Libayan sa kanyang programa? I do not know. Pero meron akong i-reveal sa inyo mamaya na almost similar dito po sa na-experience ni Attorney Libayan. Alright pa rin. Yan. At ito nga, mga kabatas natin, hindi ko na ho, for the meantime, no, sana temporary lang, pero hindi ko na po, as of this moment, ma-access yung page ko na Attorney Rani Randolph B. Libayan. Kasi nga po, yung account na associated with that page was disabled by Facebook today. Okay. Yung sinasabi ni Attorney Libayan, paliwanag ko lang sa iyo para magkaroon po kayo ng idea, no? Ang Facebook page po kasi ay hindi ka makagagawa kung wala ka pong personal profile, FB profile. Yun po ang prerequisite. Gagawa ka muna ng FB profile katulad po ng ginagamit ninyo, karamihan sa inyo, tapos saka ka magki-create po ng Facebook. Halimbawa, ito, nakikita nyo po ito, di ba? Ito po ay Facebook profile ko. Yan, normal ko pong profile yan. At ito pong profile na ito, maaaring associated po ito sa isang page o multiple of pages. Kasi sa pamamagitan po nito, makagagawa ka ng page. Iba po ang FB profile sa FB page. Yung sinasabi ni Attorney Libayan, ang nawala, ang na-disabled yung associated doon sa kanyang Facebook page na Attorney Randolph Libayan. At yun yung profile. Nawala po siya ng access doon, kaya hindi niya na rin ma-access ang FB page niya. Ngayon, alam nyo ang mga normal na remedy kasi sa ganito para ma-anticipate po natin yung mga ganitong pangyayari. Wala pong ipinagbabawal sa Facebook page na gumamit po ng multiple admin. Ang ibig sabihin nun, kung marami ka pong FB profile, pwede mo po itong gamitin as many as you want doon po sa FB page mo. Para pag nagkaroon ng problema doon sa FB profile mong isa, meron ka pang pang-access doon sa FB page mo. Kasi pagka isa lang po ang FB profile mo na ginagamit na pang-access doon sa FB page at nasira, katulad po ng nangyari dito, hindi mo na po talaga ma-access ang FB page mo. Okay, tuloy pa po natin ang sinasabi dito ni Attorney Libayan.
Ngayong araw, mga kabatas natin, ano ba nangyari? Ito, pinadalhan lang ako, yan, mga kabatas natin, ng isang notification nung i-access ko siya sa aking mobile device. Pinadalhan ako ng notification, sinabi na nagba-violate daw ako sa community standards. Yan. Ngayon, hiningi sa akin kung i-dispute ko ba ito o hindi. Kapag i-dispute ko daw ito, may i-click akong link. Kapag naman hindi ko i-dispute, madi-delete na daw siya permanently within 180 days. So, what is the proper recourse? Clinic ko ho yung link. Yun. Clinic ni Attorney Libayan yung link. At hindi natin siya masisisi doon. Kasi syempre, kapag ka ikaw, una mong nakita, kakabahan ka talaga eh. Kasi page po yan eh. Lahat naman po tayo, wag na po tayo magplastikan dito. Lahat po tayo kumikita pagka monetize po ang Facebook page po natin. Lahat po yan, lahat ng vlogger, wala ng plastikan, wala na pong kaipokritohan. Pero ngayon, ipapakita ko po sa inyo, mga tol. Ganito po yan. Ako po ay nakareceive din ng ganyan sa aking email. I am not saying na parehas po ang situations namin, Attorney Libayan. Naniniwala ako sa katalinuhan ni Attorney Libayan. Napakatalino niyan. At hindi ko minamaliit kung ano man yung kanyang naging desisyon doon po sa nareceive niyang link. Pero ito po ang experience ko. Ang Google, syempre, gumagamit tayo ng email. Basically, yung mga notifications po natin sa Facebook, saka sa YouTube, i-email po sa atin. Meron po akong several YT accounts. Ano? Several emails, kasama po dyan ang email ng aking asawa, ng anak ko. Pero ito po yung ginagamit ko particular dito po sa page na Top 1 Archive, yung isa pong page natin. Yung Top 1 Archive. Puntahan po natin ang email, ano? Binibigyan ko lang kayo ng idea, no, na ito pong nangyari kay Attorney Libayan, maaaring nangyari din sa akin kung ikinlik ko po yung link. Tuloy tayo. Punta tayo sa Gmail. Okay, pagbukas po ng Gmail, ako mahilig po akong maglinis. Pagka hindi ko po interested sa mga binabasa ko, linis lang ako ng linis. Archive ko lang ng archive yan, kaya halos wala pong laman. Marami pong mga nagme-message dito na mga followers po natin, pero pagka ganito mga sinasabi, suporta ganyan, ano ko na yan, i-archive ko na lang na i-archive. Naka-receive ako ng email dito sa primary. Tapos nung binasa ko, abad, suspicious po ito, kaya nilagay ko siya sa spam. In-spam ko siya. Ano ba yung spam na yon? Ito po, oh. Yan, may mga nagme-message pa nga na nai-spam from Facebook. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, nakikita nyo po ito, mga tol. Yan. Meron pong apat na mensahe. Meta. Siyempre, di mo iisipin na ito po ay may problema o legit. Hindi, ang iisipin mo kagad, legit po ito. Ano, pagkakinlik ko po yan, yan, meta, nakalagay po dito. Yan. Your page, hi Top 1, o, diba, hi Top 1, your page has been scheduled for deletion after violating meta terms. Balikan po natin yung sinabi ni attorney dito. May i-click ako na nagba-violate daw ako. Yan. So kung i-access ko siya sa aking mobile device, pinadalhan ako ng notification, sinabi na nagba-violate daw ako sa community standards. Ngayon, hiningi sa akin kung i-dispute ko ba ito o hindi. Kapag i-dispute ko daw ito, may i-click akong link. Yan. Kapag naman hindi ko i-dispute, madi-delete na daw siya permanently within 180 days. Okay, balikan natin yung email sa akin, mga tol. Diba sabi dito, metapita@gmail.com. Doon pa lamang nagduda na ako kasi ang meta, wala pong email. Nakalagay lang po doon meta. Halimbawa, pag pinakita ko po sa inyo yung isa kong account, yung kung saan nagpapadala ng sahod ang FB, ano? O yan, ha? Ganito po ang puntahan natin yung revenues. Ayan. Ito po yung meta. O, meta payment. Ayan lang po yon, meta. Wala ka pong makikitang email address. Kaya ako, nagtaka talaga ako bakit ganito yung na-receive kong meta. Ginamit yung meta, pero ang layo doon sa original
na Meta Facebook. Ano? Kaya nung binasa ko to, kinabahan ako, sabi ko, nako, anong mangyayari sa top 1 arc, sa top 1 page ko? Eh, yari, madidelete. Your page has been scheduled for deletion after violating Meta terms. If we don't hear from you by February 12, ito lang po ha, itong nakaraan lang po ito at marami pa akong mga nare-receive na ganitong mensahe pero hindi ko na po pinapansin at pinaplag ko po siya as spam. The page in question will be automatically deleted. Although iba yung sinasabi po dito doon sa nabasa ni Atty. Libayan, pero almost the same ang modus operandi po nitong mga walang hiya na to. You can appeal below by visiting your support inbox at bibigyan kanila ngayon ng link. Eto na. Thanks, Meta Support Team. Hindi ko to ikiklik, mga tol. Kasi pagka-click ko ito, yung nangyari kay Atty. Libayan, maaaring mangyari sa akin. Okay? Tingnan pa natin. Eto pa. Your top 1 page is at risk of removal from Meta due to violation of page terms. This will prevent others from seeing your page and limit your ability to collaborate with others. You can appeal below by visiting your support inbox, February 9. Ina-atake ako. Ano? February 8, February 9. O, balik tayo. Tapos, meron pa. Access. Ito naman, February 9 ulit. Your top 1 page is at risk of removal from Meta due to violation of the page terms. This will prevent others from seeing your page and limit your ability to collaborate with others. Same operandi, mga tol. Pare-parehas ang mensahe nila, tatakutin ka na mawawalan ka ng access sa page mo. Kaya ang course mo, recourse mo talaga, katulad nung sinabi ni Atty. Libayan, ay ikiklik mo kasi mag-aalala ka eh. Baka ma-delete yung page mo, kaya sasabihin mo na wala kang ginagawang mali. Ikiklik mo ngayon yan. Pero ako hindi ko po yan ikiklik. Tapos ito pa. Ito pa oh, this message is dangerous. Kasi pinaplug ko na sila eh, as spam. Nakalagay na naman dito, ito po ay February 9 again. Magkakaiba po yung oras sa kanina 11, naging 9, tapos ngayon ito 8 in the morning. Your page top 1 has been scheduled for deletion after violating Meta terms. If we don't hear from you by February 9, the page in question will be automatically deleted. You can appeal below by visiting your support inbox. Alam nyo, itong mga gumagawa nito, mga tol, tingin ko gusto nilang i-access ang mga Facebook pages po naming mga vlogger para po mapakialaman nila yung mga mahalagang detalye sa loob po ng Facebook account po namin, particular yung payout details. Kasi yung payout details, ito po yung naglilink sa bangko na ginagamit ng mga vlogger para doon po kami bayaran ni Facebook o ng Meta. Kaya ngayon, babalikan po natin ulit yung mga ito at i-report natin as spam. Ano? Flag natin siya as spam. Yan. O, i-block Meta na lang. O, report phishing. Report phishing natin. Report phishing message. Tapos, ito. I-report phishing message natin. Para nang sa ganon, ma-plug ka agad. Kawawa naman po kasi yung mga nabibiktima po nila. Ngayon, disclaimer, I am not saying na ganito yung na-experience nitong si Atty. Libayan. Pero, perhaps, doon sa mga binasa ko po sa inyo at saka sa mga sinabi po dito ni Atty. Libayan, ay parehas po ang aming na-receive na email. The difference is that nag-click ni Atty. Libayan yung link, ako hindi ko po kinlik. Okay, tuloy tayo. So, what is the proper recourse? Kinlik ko ho yung link kung saan pinapa-dispute ako. Nung tinignan ko yung dispute, mga kabatas natin, wala namang dahilan. Walang sinabi kung ano yung violations na ginawa ko in relation to the Facebook community standards. Kasi bakit walang dahilan, mga tol? Dahil ang katotohanan po kasi, wala naman talagang paglabag si Atty. Libayan sa community guidelines. Kaya wala pong madedetect ang Facebook. Yung na-receive po naming email at sa akin, yun po ay intentionally na ginagawa po ng mga
mga masasamang elemento ng lipunan po natin para pakialaman yung mga pag-aari ng ibang tao. Alam nyo, ganito po kasi yan eh. Ito pong ipapakita ko po sa inyo, another window po tayo ulit. Pakita ko lamang sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. Oh. Ito po, ang tinatawag na Creator Studio. Kapag ka may mga paglabag po sa ating community guidelines, makaka-receive ka po ng mga katulad ng ganito. Yan, oh. Katulad po niyan, ako po ay naka-receive ng alert. Ibig sabihin, nakalabag ako doon po sa community guidelines, maaaring sa music o sa iba pang mga bagay. Marami pong uri. Makikita nyo, merong dilaw. Kapag ka nakadilaw, ibig sabihin, na-detect po ng Facebook na yung video mo ay hindi pa pwedeng lagyan ng ads kasi nag-violate po yan ng community guidelines. Kaya hindi lahat ng mga napapanood nyo po rito sa akin ay kumikita. Ang dami kong beses na ako po ay nagsasalita dito ng tanga, bobo, eh minsan napa-plug po iyon ni Facebook. Kaya naman magdidilaw o kaya pinaka-worse, magre-red. Pero lahat po ang basihan ko ay dapat nanggaling dito sa Creator Studio at hindi lamang doon sa email ng kung sino-sino. O ngayon ha, kasi baka sabihin ninyo, pagkakamali ni Attorney Libayan, I do not know, hindi ko alam yan. Ako naman, nagtitiwala sa kanya na talagang alam niya yung kanyang ginagawa. Perhaps, kaya niya kinlik, siguro alam niya na clickable naman yung link. Okay, tuloy natin. Inwala. Ang pinagawa lang sa akin, mga kabatas natin, pinag-record ako ng video selfie. Yeah, pinag-record siya. Use is valid naman, ano? Pinag-record siya ng video selfie kasi bakit? Alam nyo, may mga pagkakataon na hihingan ka ng selfie para ipaliwanag yung part mo kung nereuse ka, kung nilimited ka ni FB. Pero very rare po iyon, ano? Kasi alam nyo, ang mga corresponding evidence lang naman na kailangan mong isubmit is na ikaw ito at wala kang ginagawang violation sa community guidelines. Kaya nagtataka ako bakit siya pinagre-record ng selfie. Dapat video kasi, di ba? Ang video is approximately 3 minutes pagka sa YouTube ka na-reuse. Sa Facebook, hindi ko pa na-experience. At yung selfie, baka ang mahirap doon, gamitin iyon against kay Attorney Libayan ng mga hacker na ito. Kung sakaling hacker man yung tumira sa kanya. Ang paniniwala ko dito, hindi po ito Facebook. Hindi po ito Meta Company. Ngayon, hanapin po natin yung Attorney Libayan. Attorney, sabi nung isang manonood natin kanina, searchable pa naman daw yung Attorney Libayan. Ang problema nga, tol, searchable talaga yan. Yan po ay searchable. Makikita at makikita po natin yan. Pero hindi na po iyan maa-access ni Attorney Libayan. Ang makaka-access nito, nakalulungkot mang sabihin, yung hacker na pumakialam doon po sa profile nitong si Attorney Libayan. Yan po ang nakikita ko dyan. Perhaps kailangan po ng tulong dito ni Attorney Libayan ng cybercrime group ng PNP o kaya ng NBI. Kasi malaki po yung page niya eh. 113,000 followers po ito. 115,000 followers. At ito po, maaaring may mga confidential pa na mga informations na kami lamang nakakakita, mga owner po ng FB page po namin. Kapag ka hindi po ito na-access ni Attorney Libayan, baka yung mga confidential informations magamit po laban sa kanya. Kaya I suggest, alam naman ito ni Attorney Libayan, ang kanyang biyanan po ay si Mayor Magalong, dating general po ng PNP, maraming mga kaibigang pulis, kaibigang mga may kaalaman sa larangan po ng cybercrime technology, eh dapat lumapit po si Attorney Libayan sa NBI o kaya sa PNP cybercrime nang sa ganon, matukoy kung ano po ang dahilan bakit na-hack yung kanyang Facebook profile. And hopefully, ma-retrieve pa yung profile na yon at nang sa ganon, ma-access niya po ito. Hindi po ito mawawala, mga tol. Makikita po natin ito. Hindi po ito mawawala sapagkat hindi naman na-delete. Ang nangyari,
yung FB profile associated with Attorney Ronnie Randolph Bilivayan Facebook page ay yon ang nawalan siya ng access. Kasi bakit? Ang paniniwala ko, baka na naging resulta yung pagkakaklik niya doon sa link, which is hindi po talaga nanggaling. Kung ipinakita ko po sa inyo mga evidence kanina sa Meta Company. O, yan lamang ano mga tol, ito pong ating live streaming ay paalala sa lahat po ng mga kababayan po nating Pilipino, particular sa mga vlogger na katulad ko, na kapag tayo po ay nakakakita ng link kahit saan, sa Facebook, sa Messenger, sa Viber, sa Telegram, wag na wag po tayong mag-click-click agad. Isipin po muna natin para saan ang link at higit sa lahat, wag na nating i-click. Kasi alam nyo naman, pagka-link lang, kung talagang yan ay valid, ipapaliwanag naman ang nag-share. O ito, panoorin mo kasi ito yung link nung pinanood ko. Pero pagka ganito na mga kadahilanan, iwasan po natin. Nang sa ganon, hindi po mangyari sa atin yung nangyari kay Attorney Libayan. Ngayon, ano ang mga posibilidad dito? Yung ginawa kay Attorney Libayan at ginawa sa akin, sinubukang gawin sa akin, tingin ko, mga kalaban po natin ito. Kalaban ni Attorney Libayan sa kanyang paniniwala. Kalaban ko sa paniniwala, kaya tinatarget ako. Yan, tinatarget ako dito mga tol eh. Ito, kitang-kita, tinatarget din ako. Alam nyo naman, tayong mga sumusuporta sa ating mahal na Pangulo, eh marami tayong mga nakakaaway ng palihim. Nagagalit po sa atin, kaya gagawa sila ng kaparaanan para yung means po natin ng communications masira. At tingin ko, yun ang ginawa kay Attorney Libayan. Not necessarily alamin ang kanyang mga personal details kung hindi tanggalan siya ng access doon sa ginagamit niyang page kasi yun ang kanyang outlet para ipakita at ipaalam sa publiko ang kanyang mga opinion sa mga bagay-bagay. At ganito din siguro ang gustong gawin sa akin nito pong tumarget sa akin na patahimikin ako sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo by doing this kind of phishing ano, o hacking. O yan, ha? Sana maging lesson po ulit ito sa lahat. Ito pong nangyari kay Attorney Libayan ay nakalulungkot. Sana maggawan pa ng paraan na ma-retrieve ang kanyang Facebook page at maibalik ang kanyang access dito. Pero paalala ko ulit, kayo po na mga meron pong mga pages, mag-multiple admin account po kayo. Katulad po nitong ipapakita ko sa inyo. Naka-multiple admin account po ako eh. Kasi bakit? Ang purpose ko po sa multiple admin account is that magkaroon man ng problema yung aking isang personal profile, eh hindi ako makakaroon ng problema ng access doon sa aking mga pages. O, tingnan nyo po yung settings. Pindutin ko po yung settings. Ito po yung mga pages ko sa kasalukuyan. Meron po akong Top 1 Gaming, 12,774. Lima po kami dyan. Top 1 Archive, dalawa po ang gamit ko. Top 1, dalawa. Top 1, tatlo. Tapos Top 1 Updates, tatlo. Yan po yung mga admin na ginagamit ko po dyan po sa mga several pages na yan. Kaya kahit i-hack nila yung isa kong profile, ma-access ko kagad yung page ko at tatanggalin ko lang yung isang profile na yon as admin at mag-create ako ulit ng panibagong admin para protection na rin po sa ating mga pages. Oh, samantalahin ko na rin ang pagkakataon. Ang top 1, meron po akong 122,526 followers. Ito po yung nasira akong page last year. Naabot ko po ang 122,000 followers April 2022. Dahil nasira po ito, hindi na po nadagdagan ang aking followers po dyan. Pero ngayon, salamat sa inyo kasi yung isa kong page na backup, naging 50,835 na. E ako naman, hindi po ako tatanga-tanga. Ano? Kailangan kong gumawa ng maraming pages hanggat kaya ko dahil alam ko sooner or later itong mga page na ito aatakihin po ito ng mga kalaban po natin sa politika. At atakihin man nila ang isang page ko, palaging meron akong page na gagamitin hanggang sa 2028. Hindi ako magpapatinag kahit kanino para lamang ipaglaban ang ating mahal na Pangulo. O with that, maraming salamat po sa inyo mga tol. Sana kahit paano naging informative itong ating live streaming at matuto po tayo sa nakalulungkot na pangyayari dito po sa page ni Attorney
Ronnie Randolph Bilibayan. Hindi na po ako magtatagal mga tol kasi maya-maya aalis na po kami. Abangan nyo po kami sa Mega Mall at hopefully pag nag-live streaming po ako doon, makita nyo ako at kayo po ang mabigyan ko ng pampanood ng sine. Maraming maraming salamat. Shoutout Mommy Best Friend sa lahat ng mga manonood po natin. Shoutout po sa inyong lahat. Basahin ko nga muna mga pangalan nyo. Grace, Gracie, Boys,